Busogon, madaling araw nitong ikalawa ng Hulyo. Kinilala ang nasawi na si Jose Arnel Esteller, 57 anyos, mas kilala sa alias Mando, at pinaniniwala ang pinuno kalihim ng Sub-Regional Committee 3, Bicol Regional Party Committee ng Armadong Kilosan, na itinuturing na responsable sa serye ng pangingikil, pag-atake sa mga otoridad at ilan pang karahasan sa probinsya ng Sorsogon. Ayon kay Brigadier General Ricky Lanyog, commander ng 903rd Infantry Brigade, nangyari ang inkwentro ng respondihan ng kasundaluhan, ang sumbong ng mga residente ukol sa napaulat na presensya ng mga armadong kalalakihan sa lugar. Dahil sa pagkasawi ni Esteller, naniniwala ngayon ang opisyal na lalo pang hihina ang puwersa ng mga armadong grupo sa lalawigan. Ina-expect natin na sunod-sunod na, no? Dahil sa kanilang state of morale, sunod-sunod na ito silang magdalawang isip at maghanap ng kanilang mga kontak para sa mag-surrender, sumuko, no, sa atin, magbalik loob sa pamahalaan. Binigyang diin din ito na matagal na umanong hinihikayat ng kasundaluhan si alias Mando na magbalik loob sa pamahalaan, ngunit natagalan umano at humantong na nga sa engkwentro na naging sanhi ng pagkasawi nito. Hinihikayat naman ngayon ni Brigadier General Lanyog ang mga kasamahan ng napas lang na commander ng NPA na magbalik loob sa gobyerno upang magkaroon ng mas mapayapang bansa at tamasahin ang mga nakahandang programa ng gobyerno na susuporta sa kanilang tuluyang pagbabagong buhay. Sa mga naiwan ng mga NPA, tatlo lang kanilang patutunguhan, no? Una, mamamatay sila sa engkwentro, no? Tulad ng nangyari ngayon kay Akamando, no? Pangalawa, mamatay sila dahil sa sakit o sa hirap ng buhay sa bundok. At pangatlo, ito nga, pwede silang sumurender, sumuko, balik loob sa pamahalaan para mag-avail ng mga programa. Siguro alam naman natin na yung pangatlo yung pwede nilang gawin. Gladys Romero, PHTV News.